Bakit po namin ito tinututunan? Alam niyo po mga kababayan, kaming mga Moro, mayaman at madilim ang aming karanasan dito sa Estados Unidos, lalo-lalo na sa kanilang mga sundalo na mga berdugo. Alam niyo po mga kababayan, noong 2010 lamang, bago mo po si Pangulong Aquino, sino ang biktima ng pag-abuso ng mga sundalong Kano? Ang biktima ay isang taga Mindanao, si Gregan Cardenio, na tagpuang patay sa isang US facility sa Marawi City. Natagpuang patay at saka ng medical legal, siya ay ginahasa ng sundalong Kano. Ganon mga kababayan noong 2010. At may isang pulis na kasamahan ng mga pulis na nasa likuran natin na magte-testify na walang ibang may kagawan sa pagkamatay ni Gregan kundi ang mga sundalong Kano na nagbabase doon sa Marawi, sa kanilang isang US facility. Mahigit dalawang dekada matapos ang rejection ng Senado sa US bases, nandito ang Pangulong Aquino, babaligtarin niya yung makasaysayang desisyon na yon at ibabalik ang bases. Next week po darating na sa bansa si US President Barack Obama. Mukhang ireregalo ng Philippine government ang approval ng EDCA, ng Supreme Court, para sa pagbisita ni Obama. Matatandaan niyo po, nung unang dumalaw si Obama sa ating bansa, pinirmahan po ang EDCA bilang executive agreement ng palihim. Hindi man lang inilabas kung ano ang laman nito. Ngayong babalik si US President Obama sa ating bansa, mukhang ireregalo ulit. Ngayon naman, meron ng sinasabing pirma o approval ng Korte Suprema. Huwag naman po sana, no? Umaasa tayo, huwag naman po sana ang mangyari na ibebenta na naman po ang ating soberanya at papayagan na naman po ang pananatili ng dayuhang tropa sa ating bansa. Isipin nyo naman po yung interest ng mga Pilipino. Jump, jump, and jump! Jump, jump, and jump! Jump, jump!